You will not lose hope. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. At on top of this all, sinasabi ko lang sa inyo ito sa pananaw ng tao. Pero alam niyo bang sa Biblia may sikreto para ma-overcome natin ang stress at mga problema, lalo na sa ating trabaho? Alam niyo, mayroong sinasabi sa Biblia na nagpapakita sa ating talagang dumadating ang problema. Pakinggan niyo ang Filipos 4:6. Ganito ating mababasa. Babasa po ako. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. So maraming bagay na maaaring ikabalisa ng tao. Pagkain, daramitin, inumin, kabuhayan, pamilya, yung social standing, yung community relationship, marami kang pwedeng ikabalisa. At ang malaking gulto nito sa pamilya at sa trabaho. Pero merong sinasabi ang salita ng Diyos, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat, nakita niyo yun, sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So ang pinakamaganda sa lahat, pag dumadating ang problema o kabalisahan sa buhay, unang lumapit tayo sa Diyos. Maniwala kayo, may Diyos. Yung mga taong nagsasabing walang Diyos, hindi lang gumagamit ng isip yun. Walang gagawa ng planeta, ng araw, ng bituin kung walang Diyos. Remember that principle in science, nothing happens without a cause. Walang nangyayari na walang dahilan. Scientifically, physically speaking, hindi maaaring mangyari ang lahat ng ito kung walang dahilan. At ang dahilan ng existence ng lahat ng bagay ay ang isang Diyos na gumawa nito. At alamin natin yung gumawa, Diyos na may pag-ibig, lalo na sa ating mga tao. Kaya pag dumadating sa atin yung parang meron tayong suliranin na parang hindi kaya, may suliranin ka parang mabigat ka hindi, sa trabaho, sa mga katrabaho mo, napapag-initan ka. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos ka agad tumawag. Alam niyo, walang kapareho yun eh. Lalapit ka sa tao, maaari kang mabigo. Maaari hindi niya rin kaya yung iyong problema. Pero kung lalapit ka sa Diyos, walang hindi magagawa ang Diyos eh, na itutulong sa iyo. Sabi niya, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ibig sabihin, mananalangin ka. Pagdating ng problema, the first step to take, if you are a Christian, is to pray. That is the very first step. Manalangin, yung ikinababalisa mo, yung problema mo, bigay mo sa Diyos. Yun ang sikreto nun. Alam niyo kung bakit? Masahin natin ang unang Pedro 5:7. Na inyong ilagak sa kanyang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa English, it says, cast all your anxieties on Him, for He cares about you. Anxieties in life, manalangin ka. Pagkatapos mong manalangin, ipagtiwala mo sa Kanya. Cast all your anxieties on Him. Ilagak niyo ang inyong kabalisahan. Bakit? Sapagkat kayo ipinagmamalasakit. Alam niyo, yung pagmamalasakit, nararanasan natin yan sa tao.
kapitbahay lang eh, mayroong malasakit sa kapitbahay. Kung sa ating mga tao wala namang nag-uutos, nakakaramdam tayo ng pagmamalasakit sa mga mahal natin sa buhay. Eh kung ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, marunong kang kumilala sa Diyos. Nakikita naman ng Diyos na hindi ka naman masamang tao. Eh, itanong mo ang sarili mo, pagmamalasakit ka ba ng Diyos? Sigurado. Eh kasi tayo lang mga taong makasalanan, marunong magmalasakit. Yung pan-Diyos na mismong lumalang sa atin ang hindi niya tayo magmalasakit. Kaya, sabi ng Biblia, kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sabagay, hindi naman lahat ng tao yan. Kundi yung mga taong nagtitiwala at kumikilala sa Diyos. Sabi ng Biblia, kung meron kang kabalisahan, hindi ka dapat malungkot eh. Simple lang ang prosedyo stress at ng problema. Una, manalangin. Yun ang biblical admonition. Yun ang hatol bibliko. Pagdating problema, una, manalangin ka. Tapos, ipagtiwala mo sa Diyos, bahala ka na po, Panginoon. Hindi ko po yata ito kayang isolve. Eh, parang wala po akong maisip na pambayad sa aking mga utang. Turo mo sa akin ang gagawin ko. Bahala ka na po. Bigay mo sa kanya yung anxieties. Sapagkat, ipinagmamalasakit niya kayo, ang sabi ng kasulatan. De, nais ka sa iyong burden. Knowing that there is somebody powerful and big enough and greater than all your problems. Mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng problema ng tao. He is greater than the greatest problem of humanity. Kaya niyang isolve yan. Personally, He will attend to your problem. Pare, hindi kayo maniwala, pero nasa Biblia po yun. Kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sinasabi yan ang dakilang apostol na si Pedro. At kung ipinagmamalasakit tayo ng Diyos, tatawid sa karsada eh. Minsan meron kang hindi nakikita eh. Meron palang biglang dumarating na sasakyan na parang hindi mo napansin eh. Eh pero kung mo ipinagmamalasakit ka ng Diyos, bago ka umalis ng bahay na nalangin ka naman, nag-pray ka, hindi mo nakikita yung sasakyan, ikaw ang nakita ng sasakyan, nakapag-preno siya. Ginising ng Diyos yung nagmamaneho dahil pinagmamalasakit ka. Hindi. Napabuti ka. Eh, nagagawa ng Diyos yan sa lahat ng areas of life. Lalo na sa trabaho. Alam nyo kasi ang trabaho, yan eh, gawain ng taong gustong mabuhay ng marangal eh. Yang magtrabaho. Kaya nakikita ng Diyos yung mga taong devoted sa pagtatrabaho para sa pamilya. Alam ng Diyos pag iningatan ka niya, tinulungan ka, tinulungan na rin niya yung pamilya mo. Eh kung mahal ka ng Diyos, mahal niya rin yung pamilya mo. Ipinagmamalasakit ka, ipinagmamalasakit din yung pamilya mo. Ano bang problema ang malaki na hindi kaya kang tulungan ng Diyos? Yun ang punto ron mga kapatid. Kaya tayo lang sasangguni sa Biblia, maiis tayo eh, magiging hawahan tayo dun sa ating burden. Halimbawa, meron kang kasama sa trabaho, chismoso, inggitero, intrigero, intrigera, pakialamera. Manalangin ka sa Diyos, sana pumuksan mo isip nito ang aking kasama sa trabaho. Tapos eh, bahala na ang Diyos, yan na, huwag kang gaganti kung ano nga lang ginawa sa iyong masama. Sabi nga ng Panginoong Jesus eh, ibigin nyo inyong kaaway, italangin nyo sa inyo'y nagsisiusig. 5:44 ng Mateo. Eh, pag ibinilangin mo sa Diyos yun, at liwanagan ng Diyos ang isip mo, baka maging kaibigan mo pang matalik yun eh. Marami na po akong karanasan ganyan. Yan po ay nasa Biblia.
At naniniwala akong ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa sasampalataya at maniniwala dito. Walang problemang napakabigat at walang suliraning napakabigat para sa isang sumasampalataya sa Diyos. Remember the saying, faith can move mountains. Kahit na bugabundok na kung ano-ano sa limuot sa buhay, yan po sa pananampalataya natin sa Diyos ay masosolve yung mga problema na yan. Lagi tayong umasa may Diyos at ang Diyos na yan ay mapagmalasakit. Nagmamalasakit sapagkat mahal niya tayo, siya ang lumikha sa atin. Lalo na kung tayo sumasampalataya sa Kanya, kinikilala niya tayong Kanyang mga anak, hindi siya magkukulang ng pagmamalasakit at ng pagtulong. Sabi niya, hindi ko kayo bababayaan. Nakasulat yan sa Hebreo Kapitulo 13, Versikulo 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Yun ang assurance ng Diyos sa sumasampalataya sa Kanya. Hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang nagsabi na hindi kanya pababayaan, sigurado yun dahil hindi naman nagsisinungaling ang Diyos at ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Hanggang dito, maraming salamat sa Diyos.